hindi na lumabas ng silid si Altea matapos noon. Ibang maid din ang pinagdala ni Manang Sally ng ginger tea nito at pichel ng tubig. Baka oras na makita si Altea, hindi niya na mapigilan ang sariling makapagsalita dito ng kung ano. Anong sabi? Hinahanap ako? Tanong ni Sally sa maid na inutusan niya pagbaba nito. Wala naman, hindi ka rin hinahanap. Kinabukasan, sinabayan lang ni Altea na kumain si Renz ng agahan at bumalik na rin kaagad sa silid. Inabala niyang sarili sa pagrerepaso ng mga design na naudlot niyang tapusin dahil sa dinaramdam niyang sakit. Ngayong bumubuti ng pakiramdam niya, kailangan niyang ayusin ang iba rito habang may libreng oras pa. Bandang tanghali na nang bumaba siya. Kanina pa kasi siya tawag ng tawag sa intercom at walang sumasagot. Nalaman niya na nasa likod lahat ng maid at nag-uusap na only God knows kung tungkol saan ang nangyaring pulong nila. Willing-willy sila doong nakatambay, walang pakialam sa paligid at hindi naririnig ang intercom na panay ang tunog sa tawag niya. Umikot sa ereng mata ni Altea. Umaakit na naman sa ulo niyang iritasyon mula sa dugo niyang kumukulo na naman. Pero syempre kailangan niyang pigilan ang sariling bigla na namang sumabog at magsisigaw sa kanila. Iba talagang magalit ang mabait, no? Grabe yung mga naging salita ni Mrs. Almeda. Malamang kaya nga napuno na rin siguro siya. May kasabihan nga na kapag ang salop ng bigas umaapaw na, kailangan na yung palisin. Kaya nga ayusin natin, baka mamaya bigla tayong masipa sa trabaho. Mahirap na, diba? Bad record yun. Sagot ng isang seryoso ang mukha. Tumalikod na si Altea para bumalik na si Lid. Bago yun ay dumaan na muna siya ng kusina at kumuha ng mga biskuit. Siya na lang ang kukuha at nakakahiya naman silang istorbohin sa likod. Hoy, tama na yan. Marinig na naman tayo noon. Tapos iba na naman ang pumasok sa isipan niya. Oo nga, saka nandyan na si Sir. Nagkukumahog na pumasok sa loob ang ilan sa kanila. Narinig kasi nilang sasakyan ni Renz. Nasaan si Altea? Nasa loob lang siya ng silid buong araw, Sir. Sagot ni Manang Sally na akala mo mabait. Naglagpasan sila ni Renz ay sinundan lang nila ng mga matang bulto nang amo umakit na ng hagdan patungo sa ikalawang palapag. Gustong papasok ni Renz na silid ay siya namang labas ni Altea. Hindi sila nagkasalubong. Pumanaog siya ng hagdan na abutan na naman niya umpok-umpok ang mga maid na animoy may kabalbalang pinaplano. Nang mahagip ng isa sa kanilang bulto ni Altea ay pasimplitong lumayo at binigyan ng sign. Ang mga kasama niya patuloy dumadaldal na hindi gaanong maintindihan ni Altea. Kita ni Altea kung paano sila namutla at binago ang topic ng usapan nila. Sana maintindihan yung punto ko mga kasama, nilakasan niyo ni Manang Sally. Para kunwari may dinidiscuss lang siya about sa trabaho. Dingit sa kaalaman ni Altea tungkol na yun sa kapahamakan niyang naghihintay ilang oras pa. Pag-ayusin pa natin ang trabaho nang sa ganun ay masaya naman ang ating mga amo sa maayos. Tinot malinis nating mga galaw. Handa na bang pagkain? Tanong ni Altea na makalapit na siya sa kanila, nagkunwaring nagulat si Manang Sally. Na lumingon, halatang halatay ni Altea pero wala siyang oras na sitahin at pagalitan pa to. Hindi pa po, Mrs. Almeda, pero wag po kayong mag-alala, ihahanda na namin ang lahat. Dismayado umili si Altea. Ang lakas ng apog nilang lumimerda at magpakalat-kalat, hindi pa pala lutong pagkain nila sa hapunan. Pasensya na po, pinapakulo pa po namin ang laman ng baka. Pahabol ng maid nang makitang hindi na naman maipintang mukha ng amo. Alam niyong matagal lutuin yun. Bakit hindi niya na agad inilagay sa pressure cooker? Tanghali pa lang. Hay nako, walang silbi ang mga training na pinagdaanan niya sa mansyon ng mga Salmeda. Para kailang tanggulay kung magtrabaho? Daig pa kayo ng isang tao lamang kung kumilos? Si Manang Zenia ang tinutukoy ni Altea doon. Lumabi si Manang Sally. Ito pa naman ang pinakaayaw niyang kinukumpara sa iba. Pasensya na. Palagi na lang pasensya. Palagi na lang din ba ako magpapasensya sa inyo? Gutom na ako. Ano, kakausapin ko bang bituka ko at sasabihin kong pasensya na kaya maghintay sila? Baka luto na po yun, Mrs. Almeda. Titingnan ko po. Pakibilisan. Sayang ang perang binabayad sa inyo para magtrabaho. Ang labas pa'y binabayaran kayo para lang busitin at stressin ako? Sa mga sandaling yun ay bumababa na sa rents ng hagdan. Sa halip na magpalit ng damit ay hindi nagawa. Nagmamadali ang mga hakbang nito na parang may emergency hinahabol. Humarap dito si Altea. Akmang kakausapin pero nauna ng mahaderang si Manang Sally. Sir, kakain na po ba kayo? Mamaya na, may kailangan lang akong puntahan. Babalik din naman ako kagad. Sinundan siya ng mga mata ni Altea. Ni hindi malang siya binati nito
na dare-derechong lakad patungo ng main door. Sigurado siyang nakita siya ng asawa, lalo pang uminit ang ulo niya nang marinig ang pakipag-usap nito sa phone at banggitin ang kinasusuklaman niya. Hang in there, babe. Pupunta na. Kalma. I'm on my way, okay? Hintayin mo ko. Calm down. Mapang-asar na ngumiti si Manang Sally. Nakita niya kasi ang pagkadismaya. Sa mukha ni Altea na halatang sobrang affected sa ginawa pa lang nina Eleanor at Renz. Lumapad pang ngiti nito. Natatawang mukhang kawawa si Altea. Mukhang hindi kayata masasabihan ni Sir kumain, Mrs. Almeda. Nagmamadali si Sir umalis eh. Siguradong papunta yun sa magiging bagong Mrs. Almeda ngayon. Wala akong pakialam ha. Narinig ko lang yun basa sa usapan nila. Parang patalim na lumipad sa banda ni Manang Sally ang mga mata ni Altea na nalilisik. Galit na galit ito na para bang anumang oras sa sabog. Nasaan ang pagkain ko? Ilang oras pa ba akong maghihintay, Manang? Aba, gutom na ako. Kukunin na po namin, Mrs. Almeda. Kunwaring, natatarantang sagot nito may kakaiba pa rin itis sa kanyang labi. Kinalma ni Altea ang sarili. Kahit sa loob ay sumasabog na siya, pinanood niya ang pagdadala ng pagkain sa mesa. Napansin niya ang mga tinginan ng mga maid na may kahulugan. Parang mayroong plano sila na hindi maganda. Luto na po ang nilagang baka, Mrs. Almeda. Dinampot na niyang kutsara at humigop ng sabaw. Masarap naman yun. Normal na malasa ang karne ng laman ng baka. Ano po, Mrs. Almeda? Okay po bang lasa? Ayos naman. Hindi nakaligtas sa gilid ng mga mata ni Altea ang mga palitan ng titig na ginawa ng mga maid para nag-aabang sila. Nang tapunan niya sila ng tingin ay kagad na napayuko upang itagong muka. Anong ginagawa niyo? Panonoorin niyo lang ba ako? Nasaan ang mangkok ng kanin ko? Ano, sabaw lang ipapakain niyo sa akin ngayon? Nagduda na si Altea sa galaw pa lang nila. Bumubulong kasing mga ito dahil matalas ang pandinig niya. Hindi yun nakaligtas sa kanya. Sa tingin mo effective ba yun? Paano kung hindi ubusin ang sabaw? Mabubulong liyasong plano. Ayos lang, basta nakakain siya ng laman, effective na yun. Saktong umumiya ng laman ng baka si Altea. Kumuha siya ng t-shirt ni Luwayon. Anong kalokohan ang ginawa ng mga to sa pagkain ko? Nilagyan ba nila ng lasa ng pagkain ko ngayon? Plano nila akong patayin? Padarag na binagsak ni Altea ang kanyang hawak na kutsara tindor sa table. Napaigtad ang mga maid na malapit sa kanya't nakarinig. Agad namang lumabas si Sally sa kusina, bitbit ang lalagyan ng kanin. Aligagang inabot na yun. Mrs. Almeda, heto na po ang... Mamaya na ako ulit kakain pagdating ni Renz. Bigla kasi ako nabusog. Pakiligpit na lang muna o pakitakpan ang aking ulam. Tumayo na si Altea matapos na damihan ng inom na tubig. Pamartsyang lumabas ng kusina at umakyat na ng kanyang silid. Medyo nahihilo siya, pero hindi naman yun sobra. Mabuti na lang at dalawang kutsara lang ng sabaw ang nahigop niya. Kung naparami baka makasama na. Ano bang madilim na plano nila, hindi nila ako pwedeng lasunin. Tsak ni kakapahamak nilang lahat yon. Okay, fine. Gusto niyong paglaruan ako? Sige, maglalaro tayo. Tignan natin kung sino ang talo. Sa sandaling narinig ng mga maid na sumarang pinto ng silid ni Altea, nakahinga na sila ng maluwag. Makahulugang nagkatinginan. Lahat sila'y alam ang planong inima ng Sally. Ginawa yun ng matanda para siguradong walang manlalaglag sa kanila. Kailangan niyang gawing involve ang lahat dito. Mahirap nang mabuliliyaso. Pagkakataon na nila ito upang mapadali ang pag-alis ni Altea at hindi tapusin ang nalalabi pang araw na isang buwan niya doon para sa bagong Mrs. Almeda. Manang Sally, gaano ba katagal ang effect noon? Baka naman naghihintay tayo sa wala. Hindi ko rin alam, pero ayon sa magiging bagong Mrs. Almeda, oras na makain ng sabaw nito na hindi bababa sa 4 or 5 kutsara, check na effective yun in the next 24 hours. Hindi ba tayo mapapahamak o mahuhuli? I mean, tayong unang magiging suspect nila. Paano kung hindi pala maging effective? Huwag kang ang nega at nervyusin. Kumagat siya sa laman, malamang ngayon ay dama na niyang epekto sa katawan. Ah, antukin na yun. Paliwanag ng isa sa mga kasama nila. Oo nga, ang mahalaga yung makaani tayo ng lahat ng fever sa magiging bagong Mrs. Almeda. Oras na sumampan na siya sa pamilya. Tayo ang lagi niyang tatawagin at ang pagkakatiwalaan of all maids. May advancement tayo sa iba. Mali pa natin maging mayordoma tong si Manang. Tutol man sa kanila ang ilan, wala silang magawa kung hindi ang umayon na lang sa plano. Mahirap nang sumuway dahil sa bandang huli silang magiging alila at talo. Baka mawalan pa ng trabaho. Maghintay tayo ng isang oras. Sakto lang yun. Nakabalik na rin si Sir noon dito sa bahay. Paano kung hindi pa nakakabalik? Babalik yun. Ang bagong Mrs. Almeda nang bahala dun. Magkikita sila eh, kaya don't worry.
Siguradong siguradong tugon ni Manang Sally. Umarko pang isang kilay ng matanda, natutuwa. Sige Manang Sally ha, ikaw ang bahala sa amin. Sumusunod lang naman kami sa utos niyo. Akong bahala sa inyo. I mean, ang bagong Mrs. Almeda ang sasagot sa atin. Huwag kayong mabahala. Matapos isarang pinto ay nangihinang napaupo sa gilid ng kama si Althea. Muli siyang kumuha ng baso ng tubig na nasa gilid ng table at inom yon. Kahit pa parang sasabog ng pantog niya sa dami ng tubig na nainom, kailangan niyang i-flash ang anumang lasong pumasok sa kanyang tiyan. Baka makaapekto pa yun sa bata. Yun na sobrang inaalala ni Althea kung kaya sobrang kabado siya. Oras na may mangyari sa anak ko. Malilintikan kayo. Tinapon niyang tisyo na laman ng karne sa basurahan. After noon ay humiga siya sa kama. Nakaramdam siya na antok pero kaya naman niyang pigilan. Ngayon ay alam niya ng pampatulog ang kahalo ng kanyang pagkain at hindi pala lason na makakasama sa kanila. Pero ang malaking katanungan dito ay bakit? Bakit nila gagawin yun? Bakit kailangan niyang mahimbing na matulog? Mabuti nilang talaga ang malakas ang pakaramdam niya at matalas ang pandinig niya. Kung hindi, saan na siya pupulutin ngayon? Kahit daktakan niya sila kung mahina pang katawan sa himamatayang pagong, wala pa rin siyang laban sa kanila. Hihintayin na lang niya ang resulta ng kagagahan ng mga maid nila. Pagkalipas ng kalahating oras ng pagpapanggap na tulog, ay naramdaman ni Altay ang papalapit ng mga yabag sa silid. Unti-unting humupa ng pagkahilo niya, nakailang ihi na rin siya kaya marahil na wala ng epekto noon. Nasundan ng mga yabag ng mahinang mga katok sa pinto. Mrs. Almeda, paniguradong boses ni Manang Sally kung gising pa ba ang amo nila. Inilapat pa ng matandang tenga sa dahon ng pintuan, pinakinggan kung merong kaluskos ba. Umunting ingay sa loob ng silid, inulit niyang pagkatok ng ilang beses. May hiniwa po akong prutas para maging dessert. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Humarap sa kabilang pwesto si Althea, patalikod sa pinto. Idinilat niya ng mga mata. Mrs. Almeda, tulog ka na ba? Papasok na po ako sa loob. Nang umingit ang pinto, hindi gumalaw si Althea at marisinara ang mga mata. Pumasok si Manang Sally bitbit ang plato ng hiniwang prutas na props lamang nila. Nilingon niya ang mga kasamang nakatayo lang sa may pinto. Sumenyas ang isang kamay nito sa kanila. Pasok na kayo, tulog na siya. Maingat na nagpasukan ng mga kasamahan ng matanda. Lumapit pa siya sa katawan ni Althea at tinihaya. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpapanggap si Althea. Mariing nakapikit ang mga mata na animoy mahimbing na natutulog. Okay naman sana ugali mo, Mrs. Almeda. Kaya lang wala ka namang silbi. Hayaan mo, tutulungan na kitang matapos ang paghihirap mo. Ako nang gagawa ng way para mapabilis ang pag-alis mo sa pamilya nila. Lingid sa kaalaman ni Althea ay nadala na ng ilan sa mga kasama ni Manang Sally ang isang lalaking binayar nila upang maging silbing pain kay Althea. Ang kailangan lang namang mangyari ay ang makita ito ng mga mata ni Renz na may ibang kasiping na lalaki. Tipong wala silang pareho ni isang saplot sa katawan nila, makuna ng proof para maging evidence. Nasa na si Leon? Si Leon ay ang lalaking pumayag na gamitin nila para maging makatotohanan ng palabas. Ngunit pinainom pa rin ito ni Manang Sally ng pampatulog. Alam niya na may gustong lalaki kay Althea at baka biglang totohanin ang plano. Hindi alam niya ng lalaki at wala rin sa napagkasunduan. May masamamang plano, medyo concerned pa rin ang matanda kay Althea sa maaring mangyari kapag gising sa Leo. Nasa guest room na. Good, magtulong-tulong na tayong buhatin. Dahil marami sila kung kaya, hindi naging mahirap na dalhin ang katawan ni Althea sa kabilang silid. Kung saan naghihintay ang hubad na Sally at may balot lamang na kumot. Manang Sally, sure ka ba na gagawin natin to kay Mrs. Almeda? Narito na tayo, paatras pa ba? Ang tanging goal ay ang maabutan to ni Renz para ito nang kusang magbalita sa lolo niya si Don Calixto. Nagawa nilang maihiga sa kama si Althea. Ngayon palang iniisip na ng babae kung paano siya makakatakas sa silid. Bilisan niyo! Tanggalan niyo na nasaplot sa katawan. Ni Isay, wala kayong ititira, pati undergarments? Oo, lahat nga hindi ba? Pikit matang hinubad ng mga maid ang suot na damit ng amo. Labagman sa loob nila, walang pakundangang tinapon at kinalat nila yun sa sahig. Sinigurado nila okay ang lahat bago nila tuluyang iniwan ang katawan ni Althea. Nagmamadali na silang lumabas matapos sila kang pintuan. Kahit na tumatagaktak na ang pawis. Halos mapunit ang mga ngiting nakasukbit sa labi ni Manang Sally. Habang pababa ng hagdan, nakasunda mga kasama na kulang na lang. Ay himatayin sa labis na kabat pag-aalala na baka mahuli sila sa kasalanang ginawa nila. Feeling mayordom ang kinuha ni Sally sa bulsa ng suit niyang uniform ang cellphone upang tumawag sa number ni Eleanor.
Ipapaalam niya lang dito na nagawa na niyang part niya, na nasa isang kwarto na si Altea at si Leo. The plan is already done. Soon to be Mrs. Almeida. Wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Wika ni Manang Sally na patuloy lang ang hakbang at ang pagpapanaog ng hagdan. Nandyan na ba ngayon ang soon to be your husband? Bagong Mrs. Almeida? Tanong pa nito'y animoy panalo, gumuhit ang kakaibang ngisi sa labi ni Eleanor. Nasa pinto siya ng apartment at hinihintay na dumating sa Renz. Feel na feel ang pagtao sa kanya ni Manang Sally. Nakadikit ang apelido ni Renz. Ang gaan ito sa kanyang pakiramdam. Parating pa lang, sabihan mo ko bagong Mrs. Almeida kung pauwi na siya dito na makapag-ready kami. Sige, namatay ng tawag. Palibot silang naupo sa living room na parang mayroong pagpupulong. Binuksan nilang aircon nang sa ganun ay maibsan itong init sa katawan na dulot ng kaba. Manang Sally, tama ba talaga itong ginawa natin kay Mrs. Almeida? What if may ibang nangyari? Tanong ng isang maid na hindi na mapakali, mahinang loob nito at kinakain ng matinding konsensya. Paano na lang ko sabihin ni Mrs. Almeida na tayong gumawa? Paano niya pa masasabi yun kay sir kung makikita mismo ng mga mata ni sir na may kasiping siyang ibang lalaki doon sa kwarto? Hindi nakaimik ang maid. Hindi pa rin kampante, ginugulo pa rin ng konsensya ang damdamin. Inutusan ni Sally, ang isa sa maid na magtimpla ng kape nila, para naman daw mahimasmasan. Sinimulan nila itong inumin upang mapawi ang takot, ang kabang nakadagan sa dibdib nila, bunga ng ginawa nilang kataksilan kay Altea. Pigilan mo nga yung mga daga sa dibdib mo? Maniwala ka sa akin, hindi tayo magagawang baliktarin ni Mrs. Almeida. Wala na siyang kawala. Mahuhuli siya ni sir na may ibang lalaki sa tabi. Pero Manang Sally, wala nang pero-pero. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Kung gusto mo yun, bukas ang pintuan. Maaari ka nang umalis. Sasabihin ko na lang kay Don Calixto na umuwi ka na sa probinsya niyo. Nanahimik ang maid. Tinikom ang bibig kahit na para siyang mababaliw sa pag-iisip sa mga ginawa nila. Hindi kaya yun ng konsensya, pero wala siyang choice kung hindi ang makisama. Nang wala nang marinig na ingay sa labas ng pintuan ng silid si Altea, ay binuksan niya mga matang sinalubong nakabulbulag na dilim. Kakapakapa siyang bumangon na tinanap ang switch ng ilaw. Tumambad sa mukha niyang walang mali na isang lalaking nakabulagta sa kama nang lumiwanag ang buong paligid. Para itong nahimatay dahil kahit nagalawin niya ito sa paa ay walang reaksyon. Walang imik na pinulot ni Altea ang nahubad ng mga damit at sinuot na sa katawan niyang mga yon. Ilang beses siyang bumuntong hininga. Pwede siyang lumabas ng silid at ipakitang hindi sila nagtagumpay. Pero sa dami nila ay baka mapahamak pang baby. Iwas pusoy na lang muna siya sa mga ito ngayon. Think me later dahil paniguradong may kalalagyan ka oras na makita ka na rin sa tabi ko. Ako nang gagawa ng ikakaligtas mo. Sambit niya sa lalaking mahimbing pa rin ang tulog. Matapos nabuksan ang bintana ay muli niyang pinatay ang ilaw sa silid. Ayaw niya maghinala ang mga maid oras na saglit silang silipin doon. Walang hirap na nabuksan ni Altea ang bintana ng silid. Hindi kasi yun iba sa inuukupan niyang kwarto. At dahil din sa trabaho niya na mahilig mag-design ng plano ng mga bahay o anumang struktura ay hindi na naging mahirap yun para kay Altea. Bukod pa doon ay nakita niya rin ang buong design at blueprint ng bahay nilang ito na memoryado niyang pasikot-sikot sa kabuuhan. Walang kabang tumalon siya sa veranda nito tumawid patungo sa balcony. Nakarating nitong silid. Dumaan siya sa fire exit ng bahay na hindi niya alam kung alam ba yon na mga maid na hindi napapansin ng mga to. Nasulyapan pa ni Altea ang mga ito sa living room, prenteng may iniinom sa tasa. Tila ba may paparty na kaagad si Sally? Mag-enjoy lang kayo ngayon. Tignan natin kung hindi kayo luluha ng dugo later. At sa akin magmamakaawang patawarin habang nakaluhod. Akala niyo patatawarin ko kayo kaagad? Tuloy-tuloy siyang lumabas ng gate, napayakap siya sa sarili na umihip ang malamig na hangin. Walang-wala siyang dala kahit na piso sa bulsa. Hindi niya rin dala ang mobile phone niya kung kaya naman wala siyang mahinga ng tulong, as in wala siya. Zero. Katawan lang ang dala niya. Si Roland. Kailangan ko tawagan si Roland. Mabuti na lang at memorize niyang number ng kanyang kaibigan. Ang problema nga lang ay kung paano niya ito matatawagan. Wala nga siyang dalang cellphone. Minabuti ni Altea magsimulang maglakad papalabas ng subdivision. Nagbabaka sakali lang na makatisod ng singkong duling o kung hindi nakakilala niya. Napalingon na si Altea nang marinig ang sunod-sunod na busina ng sasakyan. Gayong nasa tabi naman siya ng daan at wala sa gitna. Hey Altea, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Are you lost? Kinailangan pa ni Altea ang ilagay ang palad niya sa taas ng kilay upang maaninag lang ang muka nang kumakausap sa kanya. Napanganga siya na makita kung sino yon. Kenji,
OMG! Hulog ka talaga sa akin ng langit! Pinapadala ka palagi sa akin ni Lord kada mangangailangan ako ng tulong. Eksaheradang wika ni Altea'ng humawak pa sa kanyang dibdib. Napatingala siya sa langit na parang nabunutan ng doon na nakabaong tinik. Namasa ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Napipinto ng umiyak. Why? Tumawa na si Kenji na mapansin na parang hindi pa nagsuklay ang babaeng kaharap niya. Ganun pa man ay maganda pa rin naman ito sa paningin niya kahit parang bagong gising lang ito. Eh kasi naman, sakay na muna Altea, dito ka na mag-explain sa loob ng sasakyan. Wala ka pang suot na tsinelas oh, hindi ka ba masusugat ang mga paa mo? May tinakasan ka ba o kasalukuyang may tinatakasan ka? Sandali, na-hold up ka ba? Napatingin na si Altea sa mga paa na noon niya lang naramdaman ang pananakit na talampakan. Noon pa lang niya napagtanto na wala nga siyang suot na tsinelas. Sa kagustuhan na makaalis, hindi niya na yung nagawang isipin. Okay lang kahit na hindi mo sagutin. Hindi na ako nagugulat na kada magkikita tayo palagi kang nangangailangan ng tulong. Tagapagligtas mo yata ang papel ko sa buhay mo eh. Biro pa nito. Lumabis si Altea. Medyo nahiya pero kagad din na nawala. Inayos ng buhok na ang ilang hiblay dumikit sa kanyang leeg. Pinagmasdan niyang dumukwang si Kenji sa likod at may inabot doon. Mabuti na lang boy scout ako, palaging handa. Suot mo na muna itong tsinelas kahit malaki. Mabuti na yan kesa wala, hindi ba? Malapad na ngumiti sa Altea, hindi maiwasang mapatitignan sa mukha ni Kenji. Napawis na rin. Maraming salamat talaga, Kenji. Nagmaniobra si Kenji at pinaharurot ng sasakyan paalis doon. Panaka-nakasulyap na ginagawad niya sa mukha ni Altea. Ano kayang gagawin ni Altea sa mga katulong matapos niyang mabistong masamang plano ng mga ito sa kanya? Ano ang gagawin ni Sally kapag nalamang palpak ang plano nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.